guys? It's your bro Mux back at it again with another SBTV Live Talk Sessions episode. You know, samahan nyo po muli kami mga ShowBT entertainment content creators and artists para sa isang makulit at nakakabusog na kwentuhan at chikahan. Yan. My name is Mux once again, your host for tonight's episode. Syempre guys, with the absence of Pau, ayan, dahil po yan sa technical difficulties na na-experience niya right now. Kaya naman, Pau, we miss you here and we hope we see you na here again. Na-miss ka na namin dito. Alright, kaya naman, welcome everyone. Ayan, shoutout ko din po sa lahat ng mga nasa live chat box po dyan. Guys, 18, behave. Okay? Last week, napag-usapan natin ang idol system training with SB19's Heavenly Voice Tel and the CEO of ShowBT Entertainment, CEO Mr. Charles Kim. Kaya tonight naman, since last episode na natin, which is nakakalungkot, pero abangan nyo, marami pa pong palabas dito sa ShowBT. Eto, gagawin natin siyang extra special para sa inyo who have supported us ever since the first episode. And you know, I would like to give a huge shout out po sa lahat naman nandiyan sa live chat box natin. Yan, maraming salamat po dahil since episode 1 nandiyan na po kayo at nakikipagkulitan sa amin live na live sa live chat box, 'di ba? And don't forget to share this episode also sa lahat ng social media accounts ninyo using the hashtag SBTVPH. Ito na talaga. Before we reveal our topic and guests for tonight, we want to invite everyone to join our contest to win special prizes from us, di ba? Simply subscribe to ShowBT Entertainment's YouTube channel and share this episode on your social media accounts with the answer to this sponsored question from Budget Box PH, which is, what do you like most about Korean foods? Yon, ulitin ko ha. What do you like most about Korean foods? Yon, three winners will get a chance to win by using the hashtag SBTV contest and tag two of your friends. Yon, di ba? Winners will be revealed on January 29. Kaya ano pang hinihintay niyo guys? Sali na. Yon! Okay, dahil nga special ang episode natin tonight at nalalapit na rin ang araw ng mga puso. Eh kayo ba, kumusta mga puso nyo, mga kapatid? Ayan, balikan natin ang mga moments sa first ever short film ng SB19 na X-Mas. Kasama sina Sejun, Ken, at makakasama rin natin si Miss Jenny Yeo na gumanap as Joy. Eh, syempre ang dami nag-aabang kay Joy, di ba? Feel nyo ba? Eto na. And syempre ang nag-iisang direct Rose Lope, also known as Rapol. Ayan, welcome guys to the show! Hello! Good evening! Hello! Kumusta kayo? Good evening po! Ayan o. Kaya naman, ayan, bago natin na punto por punto alamin ko ano ba yung mga behind stories dito sa storya ng X-Mas na to. Ayan, baka gusto nyo magpakilala muna guys sa mga viewers na nanonood sa atin right now. Let's start with... Ladies first po! Okay, let's start! Yun. Let's start with Mox! Nakakasya nakakatawa yun kasi kakasabi lang ni Sejun na ladies first, di ba? Ito na! Let's start with Jenny Yeo. Baka pwede mong batiin yung mga... Okay, sorry. Baka pwede mong batiin yung mga viewers natin in Bisaya since alam pong you're from Bisaya. Yes. Yeah. Maayong gabi is ito na nagtanaw ko ron. Thank you kaayo sa pag-tune in sa live. And I'm Jenny Yeo. Enjoy sa X-Mas. Yun. Siyempre, ladies first. So, sunod na natin ang nag-iisang pinakamalupit na direktor ng X-Mas. Malupit yan, malupit yan! Direk Rapo. Yan ang mga kulay niya. Hello! Hello! Na-intro na ako ni Mux kanina. Yun na yun. Galing. Looking pretty tonight, Miss Rose. Kasi with your new color ba to tonight? New hair. new hair color. Yes. Okay. Straight ka ba buhok mo? Hindi, kinukulot ko pa din. Bumigay lang. Okay. Diba? Yan. Guys? Sejun or Ken? Who wants to go first? Hello!
Mayang gabi sa Tanya, naglantaw ka rin sa among live. I hope na mag-enjoy mo sa among interview ko. Yes, actually. Hindi ko po naiintindihan, pero alam ko, si Ken siya, yun. Pwede ba Japanese? Hindi ako. Hello, good evening. Ito na yung second time ko sa SBTV. And sana hindi kayo magsawa sa mukha ko. My name is Sejun. Hello, everyone. Yun o. Oh. Yeah, masigabong palakpaka naman, guys. And syempre, bigyan natin ng huge shoutout sa lahat naman nandyan. Ang tat-iingay sa chat box. You guys are, ano, you guys are appreciated. Maraming maraming salamat. At dito na naman tayo makikipagsikahan, syempre, sa cast ng Xmas. Ayan, simulan na natin. Pag-usapan natin yung, ano, yung storya behind Xmas. Ayan. Anyone can go first and answer this question. So, ayun, ano ba pinanghugutan nyo dito sa storya ng first ever short film ng SB19? Siguro po, tanungin po muna natin yung director. Kasi mo siya mo. Sila po yung kuwan. Mas alam po pwede nila. Pwede mag-call a friend. Andito yung writer, hello? Pwede pong i-call a friend. Charing joke lang. Xmas, kagaya po ng mga caption namin sa multiple posting namin. Ano siya? It's a hugot love story na may hint of barkada problems and barkada love. O, di ba hindi ko na-explain maigi? Kinakabahan din ako. Wow! Hindi, pero ano siya, yun siya. Ayoko na ibigay yung ibang details. Basta it's a story about barkada. And of course, love this Christmas, ganon. Noong Christmas na yun, hindi na pala Christmas. Is there yun a lang. Character? Sejun, ikaw! Ano wait, yun? Wait. Bago natin ibigay kay Sejun, Miss Rose, is there any like a character ano story? Ano ba yan? Tama na, charing. Relate na relate ka since ikaw yung nag-direct nito. So I'm sure meron isang character dito na parang, okay, lalagyan natin yung storya ni Rose. Grabe. Kasama ba itong ano, sa script? Yes. Dana, wala to sa script. Wow. Hindi. What I can say is, hindi ako yung nag-write nito, hindi ako nakaka-relate. Wow. Yung mga nagsulat po yun, nakaka-relate sila. Diba? Yeah, but having to direct these guys, I mean, for the first time, I don't know if it's your first time to direct, but having to be the director of this short film, syempre, diba, based on experience, paano may papalabas sa kanila yung emosyon and everything. So, baka pwede ka mag-share. Pwede mo ba akong mag-comment? Parang alam ko po kung kanino nakaka-relate si Miss Rapol. Yeah. Ha? Feeling ko relate na. Kailangan ko na relate na relate siya kay Joy, kay Miss Jenny. Oh. Kasi... Bakit? Ayan, direct ka. Pinagkakaguluhan ka ng mga lalaki. Oh! Yeah. Apo, teka! Di hamak naman. Oh, ay! Direct ka natin. Ay, bawal daw yung putek. Ulitin ko, Dana, putek! Pwede ka na ano, pwede ka na makagawa ng kanta base sa life story ni Miss Rapple. Oh. Panghanggang sa huli vibes. Ay, ganun. Teka lang, mag-electric fan lang ako. Na-corner ako. Wow, kala mo meron talaga. Mananakal talaga ako. Okay? Masasagot ko yung tanong ni Mux. Pasensya na kayo sa ibang mga topics nito mga to. Ang ginawa ko to have them be in character, pinag-ano ko sila, we call it chemistry workshop. So, short lang yon, quick lang, habang nag-ayos sila, siningit-singit ko na magkaroon sila ng chemistry with Jenny Yeo since Jenny Yeo is a new ano person to them. Since SB19 may chemistry na naman sila regardless. And si Jenny kasi, yun nga, her character is very heavy on being the common denominator of all the characters. So I wanted her to have a connection or secret connection na hindi na babanggit dun sa storya. So tama, diba? Ikaw, Jenny, kamusta yung chemistry making mo with the boys? Yeah. So, pinasa mo talaga sa akin. Pinasa. Yeah, because in one of the behind the scene vlogs, I think I'm not sure if it was Yanni's vlog, but we saw the chemistry test that you did for Yanni and for Justin and Jenny Yeo. We saw that video. So yeah, and congratulations kay Rose because you really pulled out yung emotion from them. I mean, ano naman, napaka-successful noon. So, yun na nga. So, ibigay natin ngayon kay Jenny. O yung Joy. Diba? Yung kaligayahan nung Xmas. So, bakit naman ganon?
parang din eh, parang siya yung dahilan kung ba't nag-away-away kami lahat. Yeah, parang, that's right, Sir Jun. Parang contradicting to the name given to her. Kung hindi siya dumating sa buhay namin, di sana kami nag-away-away, best friends kami nila. Kakain-kain lang na kami ng yokoki, tapos inom lang ng Montes. Sayan na. Sorry na, Sir Jun. How was it? So, yeah, Jenny, how was it filming? I mean, para sa'yo, ano sa tingin mo yung story behind Xmas? It was like, wow, English. Go lang. Hindi, sobrang ano po. Nung binigay po sa akin to ni Derek, at first po talaga, hesitant ako. Pero gustong-gusto ko talaga kasi syempre once in a lifetime lang yung opportunity na maka-work ko yung SB19. So, nung nababasa ko na yung script, sobrang naglalaro na sa isip ko kung paano ko siya mapupul. Oh, I mean, paano ko siya gagawin maisa sa buhay talaga. And sobrang galing kasi talaga katrabaho ng SB19. On and off cam. Seryoso, totoo talaga yan. Promise. Like, iba talaga sila ka-work. And iba yung pagpupush sa amin ni Derek. Kaya siguro, lumabas na rin yung emosyon namin. Gaano kalakas yung push? Rate mo from 1 to 10. Okay, teka lang. Guys, honestly, kasi kilala namin si Miss Rose. So, lagi namin siya kasama. Pero during that time, parang ano talaga eh, parang lahat kami kailangan mag-work together para ma-pull off kung ano man yung gusto naming gawin. And kami SB19, kasi pag naggagawa kami sa work namin, medyo ano light kami magtrabaho, kumbaga gusto kami masaya-masaya lang, ganun. Pero during that time, parang talagang na-push kami or kailangan mag-in the zone kami para mag-build talaga yung chemistry. And parang antagal na rin namin, tagal na natin hindi umaacting, pero parang hindi pa kami umaacting ng SB19. During that time talagang parang biglang nailabas yung acting skills namin. Saka sobrang galing din ni Miss Jenny. Parang nakakahiya naman ano, parang magputyo-putyo or hindi gawin yung bagay. Or parang mapapa-step up ka talaga kasi ang galing talaga ni Jenny, ewan ko, wala akong mas say. Grabe, yung fucking na lang oh. Bilib ako sa kanya kasi for example, yung iiyak-iyak sa seat, tapos biglang, wait, gagano'n siya, tapos bigla siyang may luha, no? Diba? Wow! Paano yung naggagawa? Iiyak ako ng anong walang dahilan, tapos may luha na kagad. Alright, Sejun naman and Ken, like, nung binigay sa inyo itong material na to, anong unang pumasok sa isip nyo, story behind Xmas? Sa ano ba? Sa story or sa acting ano muna? Acting project? The story behind. Like when you read the script, yeah. Yung story ng Xmas project, medyo straightforward naman siya. So, nung nakuha namin siya, parang light nga siya. Pero since bago nga sa amin umacting and hindi kami parang SB19 lang mag-acting, may kasama kang iba, medyo kinakabahan talaga kami. Tsaka hindi namin alam kung paano kami kikilos or paano kami gagalaw dun sa project na yon since hindi lang SB19 yung magkakasama. Tsaka kaya good thing talaga na binigyan kami ni Miss Rapol, ni Miss Director Rapol na ano, parang chemistry testing. And yun, dun naman parang nabuhayan na kami or parang nagising na kami na kailangan nating ayusin or kailangan nating parang yung maging in character para mas mapabuti yung gagawin namin. Yeah. Aside from you guys being in character, like in the zone sa film na to, like we've seen your hair, Sejun, like in character. Like, ang daming tweet about your hair. I mean, madaming lumabas. Like, let's talk about your hair. Let's talk about your hair. Like, parang may sarili siyang buhay. I mean, di ba? Dati pa naman. Na-direct din yung hair. Hindi ko alam kung paano sasagutin yan. Bouncy na. Aside from that, there's a big question from 18 and I think everybody wants to hear the answer. Ano ang laman ng box na dala mo? Aba, laman yun? Actually, may laman. Meron bang laman yun? May laman yun. Gift mo yun para kay ano, kay Joy. Oh, may mga ano doon. Parang yung laman nun, shells. Shells yung laman. Bracelet ba? Parang necklace siya eh. Pero ang laki naman.
Ang laki naman ng box for... Parang ano? Parang ang malaki. Inuwi ko lang siya kasi hindi ko naman nabigay kay Joy. Parang dire-diretso, takbo lang ako na. Nagpaano lang aura-aura lang ng ganun ng buhok. In that certain eksena, Sejun, like ano yung nasa isip mo? Like, gusto ko malaman. And I'm sure lahat ng mga 18 wants to know as well. Honestly, wala namang, ako, wala namang, kumbaga wala namang secret dun sa mga iniisip ko. Parang iniisip ko lang talaga na ako yung schedule, ako yung character dun sa story. Tapos nakita ko yung lover ko na may kahawak yakap na iba. Tapos si Ken pa. So magagalit ka talaga. Hindi pero ayun, parang ayun lang, parang kailangan mo lang talaga ilagay yung suotin, yung shoes nung or yung buhay nung character na natin sa story para madama mo or maisip mo kung ano yung pumapasok sa isipan niya pag nakita niya yung mahal niya na may kayakap na iba. So masakit nga naman talaga. Oh, sobrang sakit nun. Tapos medyo si masakit nga naman. Oh, si Ken pa, 'di ba? Pero eto, isipin mo may dala kang ano, may dala kang box. Ako, yeah, ang laki-laki ng box, tapos makikita mo lang si Ken mo yakap. Pag nagkahagod, binato ko yung dalawa. Dalawa. Wait lang, Mux. Tatanungin ko si Ken. Anong iniisip niya nung time na yon? Kasi ang ganda ng reaction niya nun eh. Nung tumakbo silang dalawa ni Sejun tsaka Joy. Actually, ano yung hugot niya doon? That's my next diba, question. Diba tumingin ako? Tapos tumakbo na ako at sumalis si Jenny. Tapos may shot siya na. Oh. Wala lang. Iniisip ko parang wala akong ano. Wala akong matawag dito. Wala akong ka-idea what is happening. Feeling ko. Natural lang kay Ken yun kasi ano parang si Ken parang ano yun laging may sarili siyang mundo so parang lagi siyang confused hindi niya alam yung gagawin niya kaya sakto-sakto yung scene na yun kailangan confused yung mukha mo hindi mo alam yung gagawin okay. Kasi nga nakita ka ng best friend mo na may kasamang girl gano'n so parang sakto lang sa mukha niya confused na agad siya yeah since we, work lang since nasa topic na tayo eto na alright eto na Ken. Eto na. Gusto ko din malaman dahil dun sa character mo, 'di ba? I mean, napaka like sabi nga ni Sejun kanina, like akmang-akma sa iyo yung character. Like hindi mo na siguro halos parang kailangan pa mag internalize dun sa eksena. But gusto namin malaman as 18, 'di ba? Na like anong iniisip mo din at that time? Kumusta ka? Ano yung para like nung nakita kayo ni Sejun na magkayakap tapos iniwan ka din ni Joy. How was first, that? Yeah. Nung pinaka-first pa lang talaga na day na nagbasa kami ng script, sabi ko, laki ng reklamo kasi, bakit ito yung script ko? Bakit parang ako yung parang isa ako sa actor din? Di ba dapat kay Justin ito? Hindi pa ako, di ba? That was my first time na umarte. Nung high school pa nga ako, for example, may group project, di ba? May drama-drama. Yung role ko mother, tuwan lang, may bubusan ka lang eh. Yung role ko, wala akong line. Tapos, ikaw, ganito ba? So, kinabahan talaga ako. Honestly, nagulat nga rin kami kay Ken eh. Oo nga, parang, kasi sa mga previous projects yeah. namin, hindi talaga mahilig kumarta si Ken. Pero dun sa project na yun, nailabas niya naman. So, nakagulat. Nailigit ko lang talaga. Gusto ko, parang, yun nga, yung sinabi ni sa UK na kung ano yung nasa script. Parang, sa buhay ko. Parang ano, suotin mo siya, parang gano'n. Parang damit siya, tapos suotin mo, parang gano'n lang. Yeah, just be yourself, be natural, gano'n. Pero, wala eh, medyo kinakabahan talaga ako, parang naiban talaga ako. Kasi, first time ko magkumate ng gano'n eh, tapos may hug-hug pa kami na scene. Well, I mean, we've seen your, ano, you guys, we've seen your Sinong Bida episodes and sobrang na love trip lang talaga. And yung nga sinasabi ko, eh, parang yung Xmas was like a year-end report para sa lahat ng mga 18 and nakakatuwa yun talaga. Kaya, so, I mean, di ba, napanood na namin lahat ng Sinong Bida episodes. But, itong matinding eksena, like dun sa yung confrontation ninyo Sejun and Ken. Kumusta yun? Was it one take? Sobrang daming take yun. I'm very curious like was it one take? Kumusta? Nabulol ba kayo and all that? Ako sobra. Pwedeng sumagot, pwedeng hindi. Sejun and Sejun,
ano talaga siya, siya talaga yung best actor talaga. Para sa amin, sa SB19 ha, siya yung pinaka magaling umacting sa aming lahat. We? Siya yung pinaka natural. Kung ano yung pinacting mo sa kanya, sa iyo yun talaga. So kung ganun talaga, sa iyo yun talaga yung nakikita mo. Ganun siya magaling. Yeah. Sobrang galing niya. Ako nabubulol ako eh. Nabubulol ako. Pero siya sobrang galing niya talaga. Wala siyang kayo. Any thoughts? Juyo! Natama ako mas Juyo! Wait lang! Napansin ko doon, Joy, napansin ko, the push was bago kapos like, Joy doon eh. Medyo, ano, medyo malakas yung, ano, yung tulak. Oh. Natulak ka talaga, Joy? Actually po, nabagok ako. Nabagok yung lipid ko. Comatos ka pala ngayon, no? Nalakas yun. Hologram lang pala. Pare. Diba, sana all ganyan ka fresh pag nababagok. You po, kilang. Charot. Hindi, ano po. Tinry ko lang talaga na itapilok yung pa ako na pag pinush niyo si Ken, madadala ako. So yun lang yun. Pero hindi po, wala pong tao na nasaktan. Hindi po ako nasaktan. So yun. Oh, pa ikaw. Ay, sorry. Baka mamaya, no? Umalis na si Sejo na SB19 kasi pamalitik yan, please. Magkabuhok pa. Bang bang. Ito na. Like may isang ano. Isang malaking tanong. Ano naman yung future plans? Okay, again babalik tayo sa director, syempre. Itong mabalasik na director ng X-Mas. Future plans for this kind of activity for SB19 and syempre including Jenny Yeo maybe in the future. Kimpo ba? Kami. Miss Rose. Tapos, si Miss Rose. Oh, Miss Rose, nasaan ka? Ah, nag-iisip. Ako. Nag-iisip ako. Oo. Choppy kasi yung tanong. Ngayon, ay, ah. Okay, may part 2 ba daw? So, linaro ko. Ah. May part 2. Oo. Gusto namin makita si Kuya Yani eh. Kung paano sila ni ano. Mas mag-aaway-aaway na naman kami lahat. Balik na naman sa umpisa. Hello! Ano, well, nung ginagawa naman namin yung script, at open ending siya for a reason. Pero yun, syempre, pasa natin yung bola. May part 2 ba, Show BT? Yes. Ano, and then, parang open ending siya for everyone then for 18, kasi alam ko naman na, ano sila, multiple standing sila, kung kanino nila, yung ano, may i-continue nila in their imagination. There's no harm naman in, ano, introducing this kind of character ng SB9. So, kaya ganun siya. Maybe, mga susunod. Oo. Diba? Jenny-o. Looking forward talaga. So, bato natin naman kay Jenny. Jenny, how about you? Like, given the chance or opportunity next time na parang, oh, okay, Jenny, may part 2 tayo. So, this time, di ka natatakbo. So, ikaw naman yung mambugbog. Ako naman mambugbog. Pwede. Ano, Diyos ko, sabi ko nga kay Derek, kahit tagadala lang ako ng tubig, go, as in, go ako. Derek, okay. Ay, go, sige. Uy, pero ano to, Mox? First acting stint ulit to ni Jenny after a while. Diba? Ang usahay a while. Yeah. Oy, grabe. lahat naman kayo, including Stel, Justin, Josh, like, lahat kayo talaga. Parang nagdala din naman ng tubig si Jenny dun sa diba? Montes! Woo! All in one end. Okay, so eto. Kuya, pagkailangan nyo ng tagadala. Ang gandang water girl, di ba? Pero Ken and Sejun, kayo, ano, excited pa kayo for more acting gigs? Ako, honestly, sobrang na-enjoy ko yung project na yun. Saka sobrang dami ko natutunan kasi, di ba, yun nga, artist kami. So, mainly sa music talaga kami. And yung emotion kasi parang kailangan na ipoproject mo rin yan sa pagkanta mo. Tapos na-realize ko nung nag-script reading kami, eto, papurin ko yun si Jenny kasi sobrang galing niya talaga. Kahit honestly, diba? Pinabasa pa lang namin yung script, parang lumalabas na talaga yung emotion. Kami, tapos nung yung SB19, honestly ako, parang ano pa ako nun, parang
syempre kinakapakot pa yung mga bagay medyo awkward. So hindi ko pa mailabas talaga yung emotion or hindi pa talaga na-internalize, hindi pa pumapasok sa yung character. And doon ko na-realize na kailangan talaga na parang pag kumakanta ka, kailangan talaga parang in the zone ka or pinapasok mo sa sarili mo, in character ka, pinapasok mo sa sarili mo para ma-project mo yung emotion. So yun yung natutunan ko. Kaya sobrang happy ako na yung sa kinalabasan ng acting project namin and gusto ko pa, if ever, magkaroon ng opportunity in the future. Kaya naman, Ken, feeling ko gusto rin niya. Show BT ba ka naman, di ba? And si Ken, ikaw Ken, like, since you told, you said kanina na, like, first time mo nga talaga, like, sa school, hindi mo siya trip. So, ikaw, after this film, you want more? Yeah, of course. Kasi, para sa akin, para first step na sa acting career ko in the future. Malay mo, ako na pala papalit kay ano, di ba? Provinciano, ang provinciano. Oo naman. Pwede. Gusto ko mga Hollywood star. The province. Boom. The province. anong klaseng role? The Promise. Oh, mahilig ako sa movies na ano. Okay. Action, fantasy, or horror, mga ganun. Ah, okay. Yeah. Gusto ko maging killer. Ayun, psychopath, ganun. Interesting. Ay, paano? Eto, message ano, message sa fans na talaga naman, diba, like, sa streaming ng short film na to, talagang binigay todo din nila. So, Sejun and Ken, if you guys have something to say sa mga fans niya, which is yung 18 nga, and kung may mga plans kayo for 2021, singit nyo na din para alam namin, di ba? Yeah, come back for, naman. For 18, sobrang thankful kami, alam naman nila yan. Pero with regards dun sa Xmas project namin, no, with Jenny, sobrang nagpapasalamat din ako kasi alam ko nga na parang nasanay sila dun sa sinong bida na ginagawa namin, which is parang puro funny moments lang, katatawanan, hindi ganun kaseryoso. Pero parang natutuwa ako kasi kahit paano na-appreciate nila yung ginawa naming acting project. And talagang masabi ko naman na talagang ginalingan namin or ginawa namin yung best namin. Kaya natutuwa rin kami na nagustuhan nila. Gusto rin ko magpasalamat kay Jenny kasi nga, syempre parang share rin yung way kumbaga na ilabas namin yung natatago namin skills. So, thank you for that. And for the plans for 2021, syempre, meron tayong comeback, hindi naman pwedeng wala. Actually, dami ng spoilers sa Twitter. So, masasabi ko? Pero yan, abangan na lang nila kasi itong comeback na to, siguro, masasabi ko, explosive. Very, very explosive. Impact, ibang impact. Yeah. Magkakagulo lahat. Ang dami namin, ginagawa namin lahat para maging the best quality yung mailalabas namin. So, sana magustuhan nila. Yun lang po. How about Stay Ken? Safe. How about also, Ken? Is this the story behind the nung IG story mo na nagpapakain ka ng maraming manok? Is this May nakita kasi ako may nakita akong video na nagpapakain siya ng maraming manok sa farm. Yeah. Wala lang, naisip ko na yung bantaman ko kasi madami tayong plano, diba? Papakita ko sa kanila. Ang galing nun. So, yeah. Nakita ko lang yung video. Yan, so, message mo so sa fans. I'm so excited. Feel ko nga, ako actually hindi na ako makapag-antay talaga ng comeback. Sobrang nag-boil yung dugo ko. Yung mga kalaban ko. Paano yung kulo? Oh, pero parang pare-parehas kami. Parang in a very parang long span kasi na parang medyo lay-low lang kami. Parang we're both excited and very nervous at the same time kasi nga yun nga parang ilalabas na namin yung bago naming pinaghahandaan talaga. So sana kung excited yung 18, siguro mas excited kami yung lima. Mas excited ang 18. Mas excited ang 18. Hindi pwede yun. Dapat excited kami. Kasi ito. Kasi masaya kami na may pakita namin na kasi it's been so long na nag-comeback. Well, I would like to maybe commend you guys kahit during this pandemic. Like, grabe, hindi nyo pinahinga ang 18. Like, no, pag sinabi niyo na medyo naglaylo kayo, you guys didn't rest enough.
kasi sobrang ang daming pasabog pa rin. And looking forward for 2021 like you guys said. Diba? So, yun. Well, kahit nung pandemic naman, hindi na naman ako nangigil sa pagkaplano talaga ng ano, ng gagawin namin this year. Tapos nagkaplano sila. Matagal pala. Nung start pa lang ng pandemic, nagkaplano na sila ng Justin and other members may ginagawa din sila for comeback din namin. Hindi namin ginamit yung pandemic para magpahinga na kami. Yeah. Pero ginamit namin yung para maging productive. And with that, yeah, palapakan natin, di ba, syempre, SBT, Sejun and Ken, and also the rest of the guys na sina Stel, Justin, and Josh. And punta tayo kay, ano, kay Jenny. Jenny, ano yung mga plans mo? I mean, you have a YouTube channel na napaka-successful also. Yes, so, of course. Ayun, baka you want to, like, mag-share sa amin ng mga plans mo for 2021. As well, and that's a message mo dun sa mga supporters mo din. And some 18 na nag-abang na sa'yo talaga sa kanto-kanto, kung san-san kanto talaga, di ba? Yo, eto, may, ano mo? Anong tawag sa fans ni Jenny? Meron ka bang tawag? May fan? Heyo yung tawag ko, Heyo. Ah, Heyo. Heyo. Really nice, Heyo. Yun. So message mo sa fans mo, Jenny. So, ayun po. Eh, tinatanong ko lang pag tumatawag sa joke siya. Heyo. Okay. Woo! Bye. Yeah. Bye. Bye. Heyo. All right. Grabe. Yeah, Jenny? Yeah. So, ayun po. Ako po kasi ngayon, yung focus ko talaga is yung YouTube ko. Pero simula talaga nung nagkaroon ng X-Man, parang nabuksan ulit yung puso ko for short film. So, I'm hoping and praying talaga na magkaroon pa ng mga projects na gano'n, na acting. And sobrang thank you, Direk, for having me talaga kasi pinagkatiwalaan mo ko. And buong SB19, hindi nyo alam kung gano'n talaga ito pa-importante sa amin na, ewan ko, iba kayong katrabaho talaga kasi kayo pinapanood ko lang kayo. Pero yung tipong nakatrabaho ko kayo, iba talaga, mas nakilala ko kayo on and off cam na ganun talaga kayo, na napakabuti nyo and talented nyo, alam nyo ba yun? Sobrang. True. So sobrang okay. Grateful and thankful. And yun. Thank How was it working, ano? How was it working with Direk Rose? Si Direk Rose talaga kasi ano yun eh, kahit nung sa mga past na short film ko namin dati, talagang pag may inano siya sa yung emosyon, parang ma-feel mo talaga. Magaling siyang mag-push. As in, kahit di ka naiiyak, mapapaiyakan niya. Hmm? Talaga? Inom ka lang ng maraming water. Ganon. Yeah. Dapat hydrated. Iba na yun, Ben! Hydrated. Cut! Iba na yun! Iba na yun! Okay. Yun. Eto na. Okay. Eto naman, message mo sa mga fans mo, Jenny. And ayun, subscribers. Sa lahat po ng sumusuporta sa YouTube channel ko and yung mga 18 na nagko-comment sa channel ko, nakikita ko po kayo, nababasa ko yon. And maraming salamat. Thank you will never be enough kasi wala rin naman ako sa YouTube kung wala kayo. So, thank you. And sa mga 18, maraming salamat. I think I'm just gonna say this, no? As an 18, ako, after Xmas, I looked for you, eh. Hinanap talaga kita. So, nahanap ko yung YouTube channel mo, and when I saw that you have a jowa, I'm like, oh, okay, we're safe. So, I think I'm speaking for everyone. So, I think I'm speaking for everyone. So, yun lang, gusto ko, I just want it out there. Kay Direk Rose naman. Tawang-tawa sa akin right now. Direk Rose. Eto na. Speaking of plans, baka may plans ka ba? Ano pa yung mga plans mo na baka pwedeng pabulong? Ah, pabulong. Walang nanonood sa atin right now. Hindi masyado. Bawal ako magsabi ng plans ko. Wow. Personal plans. Pero wala akong personal plans. Busy ako sa work. Nag-straight na nga buo ko sa work eh. Personal plans mo. Plants meron o. Plantita, ganon. Plantita. But message. Oo, pero ano, may YouTube ako, ayan, kahit walang ina-upload, subscribe. Woo! Of course, yes. Naka-subscribe kami kahit walang
kahit walang lapag, ayan, nakasense ka kami that for sure. At saka nakikita ano, naman messy? Namin yung ano mo, yung mga collaborations mo with Yan. Oh, nakakatawa. Yeah. Puro, ay, trip Yanni, woo! Puro tao. Trip Yanni! Message mo sa mga supporters mo, syempre, di ba? Ang daming sumusuporta din sa'yo. Wow. Actually, Kinilig! At tawag dito, teka lang, Sejun, ano ba? Wow! Hindi. Sharing lang. Ang tawag nito, hindi sa 18, ayan, yung mga number one supporters ng SB19. 18 lang naman yan. Grabe ang lakas ng 18. From the littlest thing you can do for anything SB19 related. Sobrang appreciated. And syempre, sa mga tao nang pressure sa akin. Yung mga tao behind the camera and those who I've worked with before, who, grabe, nag-message sila sa akin na congrats nga kasi SB19's first, and parang yun nga na pressure ako na it's my name on that. So thank you to everyone, to my mentors, na natuwa na bumalik ako sa directing. Nakakaiyak yung mga messages nila. So parang I forgot na I used to dream to be a director. So huwag umiyak. Poka, I'll go eksena. Na yun. Basta, thank you so much. Oh, kaya umi straight. Oo. Thank you. Thank you po. Thank you, Jenny. Thank you po. Nagte-thank you lang si Miss Rose, hindi pa tayo tapos. Dahil, kung sa tingin nyo, medyo intense na yung tanungan natin, mas intense to. Mas intense to. Kaya naman, eto. Eto. If you had a chance to write na anong kanta, I'm sorry. If you had a chance to write Xmas, ano kayang storya ang magagawa mo? This is for the three of you guys. Sejun, Ken, and... Jenny, let's start with Jenny. Kung meron kang kung meron kang story for Xmas. Siguro ako kasi niniwala talaga ako sa sa second chance. So feeling ko siguro i-write ko yung Xmas na alam mo yun, parang kung may unfinished business kayo and kung kaya niyo pa isalba yung relasyon niyo. Ayun, parang gagawa salba. Ako ng ending na nasalba natin yung relasyon natin. Kung tayo, gano'n. Kung arte. Pero yun, naniniwala ako sa second chance. Love is sweeter the second lahat time. True. Based on experience ba to? Iniyaw na siya. Wow! I love it! kinilig si Derek Rose. Diba? Ayun naman. Kaya... Eto, how about Sejun naman? Kung meron kang, 'di ba nagsusulat ka ng kanta, you're a songwriter. So, parang ganun din naman sa film eh. Parang 'di ba nabe-base mo siya sa mga past experience mo. Kung ikaw naman, you think yung Xmas, kung i-rewrite mo siya, anong klaseng storya siya? Ay, kung familiar ka sa Niebe, meron ako sinulat na kanta ng Niebe. Yeah. Point of view siya ng parang mga tao na sobrang devastated this year. Kasi nga parang walang kasi napagpapasko pero parang walang dapat i-celebrate kasi wala silang tirahan, wala silang makain or shandong sila somewhere. Tapos hindi nila kasama yung family nila. Parang mas gusto ko na parang about family. Na parang bukod sa mga material na bagay, ang pwede nating pagdiwang or pwede nating pag-celebrate kay humihinga pa rin tayo kasama natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kinibag. Ganun siguro. So anong klaseng anong role mo doon? For example, yung baha. Hindi. Baha. Ano ba? Siguro ako yung hindi ko alam. Para siguro ako na lang yung ako na lang yung kawawa. Gusto ko maging kawawa eh. Kasi this ayoko time naman mag-away. Gusto mo kawawa ka. Oh, ikaw naman yung ikaw naman yung aawayin. Oo, ako naman. Hindi naman, pwede. How about Ken? Ikaw, Ken, if given the chance to rewrite X-Man. Siguro isang tapos nag-remark ng mga gifts.
Santa Claus daw nagre-repack ng goods. Nagre-repack ng mga bakit ano? Trip? Lang goods. Good. Relief goods. Ho, ho, ho. This is you. Pwede. Bakit naman repack? Parang binabawasan mo naman yung sardinas. Ay, ay yun. Kukunin niyo yung spam. Kukunin niyo yung spam. Oo. Pwede, yun na isang lata. Diba? Pang merienda. Pero, yun. Andun na tayo kay Ken. So, ano naman in the future, Ken? Like, acting. Ay, nasagot mo din to. Gusto mo ng Hollywood. Pero, anong klaseng Hollywood film? Kung... Actually, ayaw niya Hollywood. Bollywood gusto mo, di ba? Nalilinig ka sa mga Bollywood. Ano para yung kotse? Tapos yung nag-kiss, ang daming pumunta. Lahat ang effects, no? Yung tipong mga pag-green screen nila na naka-platform. Kayong dalawa, Sejun and Ken, meron ba kayong ano, dream leading lady? Ay, yan. I mean, pasintabi na lang doon sa mga 18 na nanonood. Sorry na lang po. Pero kailangan ko po itanong tanong na to. Dream leading lady, Sejun and Ken. Leading lady, Yori. Si akin si ano, Megan Fox. Napaka-safe. Morena na mga... Napaka-safe. Ako, siguro... Yung tipong ano, siguro yung movie na gusto ni Ken, yung mga Transformers, ganun. Hindi naman, pero... di ba may Jennifer's body siya? Ah. Oh. Hindi wow. Hindi wow. Hindi wow. How about you, Sejun? Ako po, sino ba? Kilala niyo po si Alexandra Daddario? Not really familiar. Kilala niyo po si... Nasa Percy Jackson po siya. Oh, kasi yeah, yeah. Siya yung babae doon. Ah, okay. Yung kacang ko dati. Kacang ko dati. Diba? Oh, di ba lahat ngayon na nasa chat box, sana o lang ni Tina type. Ayun, why? Bakit? Bakit? Si Alexandra Daddario po. Yeah, why? Gusto ko yung eyes niya, sobrang expressive. Tapos it's colored. Mm, true. Mm, and then, tama. Oh, magaling siya umacting. Yeah, yun lang. Kung may kanta kayo dedicate kay ano? Anong kanta 'yon? siguro 'yung OST na gagawin kong para sa dun sa movie. Any title on top of your head right now? Oh my god, ang hirap naman ng mga question mo. Ocean Eyes kaso. Parang kanta na ni Billie Eilish yun. Pero Ocean Eyes. Ocean Eyes as in mata or yung eyes na matigas sa freezer? Ocean Eyes! Ocean Eyes! Alam mo yung eyes na gawa sa eyes sa ocean. Joke lang. Pwede rin. Pwede rin. I got your point. Ah, diba? At least naisingat natin yung freezer. Ayan. Lipat tayo kay ano, kay Jenny. Jenny, ikaw, meron ka bang dream leading man, or, I mean, you got your dream leading man ng mga 18. So, meron ka bang dream leading man naman na gusto mo maka-work with in the SB 19 po ulit. Oh! Good boy. Good boy. Hanji Pyong? Oh. Yes! Oh. Yun po. Eh, pero ito, hindi natin palalampasin si Derek Rose, si Miss Rapple. Gusto ko po talaga malaman yan. I'm so curious. Like, aside from Yanni, Master Yanni, no? Yun, meron ka bang napipisil na leading man? Park Seo-joon, grabe! Anong genre? Anong genre ng film? Seo-joon. Genre ng film? Thriller tapos sa may carnival. Yung mala ano, mala mga Final Destination ganun. Ah, ganun. Ah, oo, maganda 'yon. Pero gusto ko magano starring sa ano. Hindi pala ako tinatanong, sorry. Ay, okay naman. Go ahead, Sejun. Go ahead. Sure. I want to know. Gusto ko mag-star kami sa ano, parang zombie movie. Ayun, maganda. Pero gusto ko maging zombie. Eh, unang love goals niya was zombie, di ba? Pinerform niya yun as zombie, I think, for Halloween. Am I correct? Ano yun? Parang... Ay, iba, actually, iba siya. Parang ano siya?
fake pa nata ako. Greatest showman. Napag-ahala tayo. Wait lang. Ano, medyo na-confuse na ako. Medyo last year pa yon. Medyo last year. Iyon. Maraming salamat guys for sharing your stories with us tonight. Siyempre, ang dami naming na-learn. Ang kukulit ng mga stories behind and yung mga future plans nyo and yung mga na-imagine nyo in the future. So hopefully, no, marami pang mga films and marami pang mga gigs, projects na katulad nito. Also with Miss Jenny Yoyan. Sobrang dami ng sumuporta at nagmahal sa Xmas. Diba? Kahit yung title is parang ang sakit. Ayan, dahil paparating na din yung ang buwan ng mga puso, hindi ko alam kung ready ba tayo sumuong papunta sa Pebrero. Basta eto na. Kaya marami rin ang sobrang saya dahil dito nga, napanood nila at nakita nila kung gaano kayo kakulit behind the scene, behind the camera, behind Xmas na pelikula ninyo, di ba? Ayun. And eto naman, meron tayong mini segment and iniba namin ng konti this time, di ba? Kung napanood niyo yung mga previous episode ng SBTV Live Talk Sessions, is meron tayong pa-pick me, meron tayong perfect pitch for Stel and Sir Charles. Eto naman, iba. Gusto namin malaman yung compatibility ninyo, di ba? So, sa isa't isa. So, are you guys ready? Ready ba kayo here? Ready naman. You think you guys are compatible? Lahat kayo? May price ba to? Feeling ko po, meron. Yeah, I think part 2 siguro. Charot lang. Ito na. Ito, mechanics. Ang mechanics ng game na to is, kailangan ng papel at markers. Pacheck tayo. Markers up. Yun. Oh. Pang thriller ka nga talaga direct. Okay, notepad. Ayan. And I will ask you guys question. Tapos, on the count of 3, bibigyan ko kayo ng chance, sabay-sabay sumulat ng mga sagot ninyo. Okay. Right? At the same time. And meron tayong... Paano pag-lag? Sorry. Pag-lag? Pag-lag cut. Ganun. Ito. Meron tayong 10 tanong. All in all. So, I know you guys are ready. Sabi nga ni Stel, pinanganak siya na ready. So, ito na. Compatibility test with SB19 Sejun, Ken, Genio, and Miss Rapple. Okay, question number 1. Yan, diba? Eh, may intense music tayo. Pero ito, ano yung nilalaro ng SB19 sa umpisa ng pelikula? On the count of 3, ah. Wait lang. 3, 2, 1, let's go! Ano to? Sulat pa lang, di ba? Yeah. Okay, huwag niyo munang ipakita. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay kayong magpapakita, alright? Okay. Are you guys ready to show your answers? Yes! Wait! ano pa kala na larong yun? Ulaan mo na lang! Describe mo, Ken! Describe mo! Describe mo. Which na uspada yun? Oh, aman! May vent! Ken, may vent! baka biglang mawala ka na naman! Bigla na naman siyang mawala. Sorry. Okay, you guys will show your answers in 3. Ken, ready ka na? Yeah. Okay, in 3, 2, 1. Hindi ko po, hindi niyo po mabasa. Naka-mirror okay. Siya. So, you guys, say your answer. Si Sejun, what's your answer? Actually, dalawa yung laro namin nun. Popping Fiery and saka Jenga. Hindi ko alam okay. Kung tama. Si Ken. Bricks, tapos sword, tusok-tusok. Okay. How about Jenny? Papa Pirate. Yung akin, tong pa naman sana ilalagay ko. Yung tusok-tusok talaga yung nagdala. Pero direct? Ako, kung merong P-pop, merong Pirate Pop. Gusto ko yun. Sorry. Okay, gusto ko yun. Okay, the correct answer is Pop-up Pirate Toy. Yun. Tamang sagot is si Sejun. Si Direk, na iniba niya lang, pero I'm sure alam niyo siya nag-direct ng pelikula, diba? And si, si Jenny, yo. Ken, tumama ka naman, pero hindi ko alam. Tumama ka dun sa tusok. Ayun, natamaan yung mga natusok. Ay, that's why natusok-tusok.
Okay. Question number two. Ready? Alright. Anong kulay ng suot ni Joy nung tumatakbo siya? 3, 2, 1, let's go. Medyo intense, no? Pinagpapawisan ako. Na-intense ako sa game ko. Kasi parang ayaw ko kayong magkamali. Rugi kay Joy, alam niya. Oh my God, mahina po ako talaga dito sa mga ganyan. Speaking of that, Direk, yung wardrobe, who managed? Like kayo din? Nice. Okay, ito. You guys will show your answer in 3, 2, 1. Let's go. Teka lang. Eh, kaya? Hindi ko po alam po. Yun, yellow. Ano yung sagot nito? Chicken, anong sagot nito? Nakakalala ko, brown orange. Brown orange kay Sejun. Kay Ken, anong sagot? Yellow, sagot niya. Yellow. Oo, naalala. Si Jenny, siyempre. Suot niya, diba? Alam ako ba? Hindi, alam ako bakit, ano, hindi ko maalala. Kasi gusto kong kalimutan yung machine na yun. Yakap na si Ken. Pakanta na ako na hanggang sa huli dito. Ayan, ang tamang sagot, guys, is yellow. Yeah, malamang yeah. Natin. Hello ba? Pero bakit naman brown? Balik ito lahat. Bakit brown at saka ano? Ayan. Gabi kasi yeah. Non. Gabi non. Yung naalala ko. Gabi. Yung pinig ko yung dilaw yung ano, nagbibigay siya ng tubig. Dilaw din yon. Siya na lang yung mali. Hindi niya pa matanggap. Eto, question number 3 na tayo. Okay. Ano naman ang pangalan ng ex-girlfriend ni Justin sa Xmas? 3, 2, 1, let's go. Huh? Wala, hindi ko rin alam. Alam nyo, ayaw pa kopya? Kopya roll ka, Ken. Okay. Are you guys ready to share your answers? Yes, po. May mas intense pa na question dito. Hindi ko alam kung kakayanin niyo talaga. Pero eto na. Show your answer. Let's start with Jenny. Jenny, what's your answer? And also say your answer para. Christy. Si Derek. Christy rin. Sagot ko. Tita Christy. Ito Christy. Tamang-tama si ano. Parang napaka-kompleto nung sagot ngayon ni Ken, no? Alam ko naman natin yung silang lahat, guys. Mama silang lahat. Napaka-compatible nila sa part na to. Eto na. Ay, eto. Ano naman? Okay, next question tayo. Ano naman yung Harana song na kinanta ni Ken sa pelikula? Ano title nun? Oo. Ano kaya yun? Pwede po ba yung lyrics? 3, 2, 1. Wait lang. Let's go. Go, ha? Oh my God. Nabilis si Sejun. Nataas na po ba? Si Ken kaya? Tama kaya yung sagot? Curious lang. Alam mo, magkamali pala ako. Ken doon ba? Mali si ragit ko. Okay. 3, 2, 1. Go. Let's go with Jenny. Jenny. Ano yung sagot ni Jenny? Here's another one. Sabi na nga ba, yun yung naisip ko na. Runaway ba yun? Runaway. The horse yung runaway. Si Derek. Pero siya lang ito. Still the one. Okay, habang nag-agree sila. Sejun, answer mo is runaway. Mali na naman kayo. Ayan. ano? Mali po ako. Yung runaway, ikaw yun. Hindi yun yung kanta na kinanta. Pero ikaw lang. Yun talaga yun. Nasa sobrang internalization ko. Parang, totoo? Pati yun, nakasagot ko rin nandito na. No. Like, totoo? Nagkamali ka ng sagot? Yes. Ang sagot ko runaway, pero kinakanta ko yung Still the One. Hindi ko alam kung bakit. Pero nasa yun. Runaway. And then runaway. Okay. Pero kung bakit? Eto na tayo. Ano naman? Eto, medyo intense to. So, good luck with you guys. Ay, good luck to you guys. Ayan. Ano ang flavor na kinakain? Ano ang flavor ng yopoki na kinakain ni Ken? So, dapat talaga attention to details niya dito. Alam mo to. Alam mo kasi kinain mo yung yopoki ni Ken, Seju. Double S ba? Ba't parang may inside joke doon? Oh. Alam mo,
alam mo, kahit ano, isa lang naman kakainin din. Ano yun? Yung hindi maangag. Dalawa kaya yung hindi maangag-tatlo. Okay. Okay, show your answers, guys. Let's start with, ano. Okay, sino yung nakakuha ng tamang sagot? Sagot nyo, cheese kay Sejun. Cheese. Cheese. Chicken, tama yung sagot. Kumain. Okay, eto na. Next question tayo. Eto, nako, good luck. Good luck talaga, guys. Name the six flavors ng Yopoki na pinakita sa pelikula. Oh my God. Six flavors ba yun? Parang seven, char. Which bring me to the question, Jenny. Pa. Bakit ang daming Yopoki dun sa bahay mo? Supplier ka ba daw ng ano, Yopoki? Favorite po namin. Kaya gano'n. Hindi ko po na sinasabi ng gano'n. Magkasosyo po kami ni Justin talaga. Hindi lang masama. Okay guys, last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Okay guys, show your answers. Hindi ko makita kasi wala ng space. Okay, recitation. Let's start with Sejun. Si Sejun. Ano yung mga sagot ni Sejun? Jajangmyeon. Hindi ko alam kung tama ito. Hot and spicy. Mm-hmm. Cheese. Sweet and spicy. Kimchi. Saka kalamansi. Kalamansi? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Pansin ka ito real quick. Okay. Wait, Jenny. Kailangan ko yung camera. How about Jenny? Kailangan si, hindi ko naisip yun. Okay, si Jenny. Kailangan ko sasabihin niya, sinigang! Right. Akala ko din sinigang. Ako, cheese, jajangmyeon, sweet and spicy, kimchi, hot and spicy, SB19. Wow! 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 Grabe, from Calamansi to SB19 tayo. SB19, yeah. Ay, isa maalala yung isa. Si Direk naman. Direk. I'm giving enough time kay Kena. Okay. Ako. Kena, ako. Si Direk muna, Ken. Si Direk muna. Direk. Oh, sige, ako pala yung Direk. Kimchi, cheese, sweet and spicy. Hot and spicy jajangmyeon, sweet onion. Mali pa din yung ano, yung last ni Derek Rose. Okay, let's check naman. Tama yun! Mali. Meron ba? Ah, mali. I have the list of answers. Ah, butter! Ba't mo sinab? Ini ba? I'm sorry. Sorry kasi. Sorry. Go Ken! Woo! Go Ken! Ken? Oh, no cheating. Birthday ni Ken! Birthday ni Ken! Pagbigyan niyo yan! Okay, makulit! Birthday! Oh, gagawin black beans yun. Oo! Black beans, cheese, and spicy, have spicy kimchi, butter. Ah! Very good! Binilisan niyo dun sa butter, ginagyan. Parang wala natin. Okay. Sa klase. Next, ganun. Dito na tayo. Next na tayo. Pag nagbilang na ako ng tatlo, saka pa lang kayo sasagot. So ito. Okay. Anong kanta ng SB19 ang ginamit nila sa rehearsal, sa rehearsal nila sa sayaw? Yun. 3, 2, 1, go. Sorry. Parang nag... Direk Rose? Parang may nagko-coach sa'yo dyan. Wala po. Wala, tinatawa na nila ako kasi nag... Naantok pa daw ako mo. Wag mo ikaw na lang. Ay, sorry! Sina? Bakit ayun, naman ganon? Yun ba? Bakit naman ganon? Change. I mean, 3, 2, 1, answers! Answer review, guys. Reveal your answers. Di ba ako sa huli? Eh, John. Hanggang sa huli. Hanggang sa huli. Tapos upbeat. Yung sa'yo. Liban. Yeah. Si Jenny, wrong answer. May nakalimutan siyang word. Pag ikunotan niyo yung noo. Apo, may nakalimutan ka. Baka, ano na naman yung mga 18 dyan. Bayan, sinabi ko na ang sagot. Direk Rose, ano yung tamang sagot? Ano yung wag mong ikunot ang iyong noo.
Oh, ay, wag mo. Wala ka daw, Mong. Wala ka daw. Sergio. Absent. Yung... Absent si Mong. Love ghost ng araw na yun. Love ghost. Sobrang confident ko pa. Love ghost. YTFF ba to? Yeah. Wag mo, wag mo. Wag mo. And how about Ken? Tumama ba siya? Or... Oo, oh, tama siya. Favorite niya yun eh. Pakiulit, Ken. Pakiulit ng sagot. Wag mong pinilan ang ah! Bago. Ayan, may naaamoy. Na, title. May naaamoy tayong bagong kanta, guys. Ito. Yun. Next question tayo. Ito na. Ano namang okasyon nung nag-sorry ang SB19 kay Joy? Answer in 3, 2, 1. Let's go. Okasyon. Fiesta sa barrio. Parang ang hirap naman yun. Binyag. Char. Christening nata niya. Feeling ko soft opening ng ano, nung yopoke sa bahay ni ano. Jenny. Yung supply. Okay. Actually. Are you guys ready to show your answers in 3, 2, 1? Alam mo ba? La! Baliw! Baliw. Pasko! Pasko. Merry Christmas, diba? I think tamang sagot naman lahat. Piknik sa bahay. Sa bahay. Sagot ni Ken, piknik sa bahay. Mahay lang tayo dun eh. Diba una natin sinot yung ano? Okay. Yung unang eksena na sinot niya sa behind the scenes. Sabi natin, Merry Christmas. Sorry, Joy. Okay. Ito. Sa pelikula, sino ang may-ari ng bahay na pinangyarihan? Guli. Okay, go. Ng reunion ng Xmas. Kanino? Kaninong bahay? Ate Bea ata. Sa pelikula, sino ang may-ari ng bahay na pinangyarihan ng reunion sa Xmas? Answers in 3, 2, 1. Tumugopya pa to? Yo. Okay, guys. Okay, guys. Show your answers in 3, 2, 1. Let's go. Stel. Sagot niya, Joy. Bakit naman, Ken? Ken, bakit? Merry Christmas tayo. Merry Christmas. Ito yung makasarang si Ken. Okay. Parang doon sa kabilang bahay. Okay. Let me ask this question kay Derek Rose. Am I right? Did you guys use the same house? No, it's two different locations. Hindi nga alala ko kasi previous question, di ba? Okay. Because I was giving the benefit of the doubt doon kay Ken. Baka same kasi yung bahay in real life. So yun. Ito, panghuling tanong na natin. Pang sampung tanong sa compatibility test natin. Kaya galingan mo na. Ken, we're rooting for you. Yeah. Come on. Let's go. Yes. Hindi ah. Sejun, go. Derek Rose, go. Kenny, ano pa? Ano yung hindi natin? Ito na. Buksa. Panghuling tanong natin for tonight. Sino yung nanligaw at binasted ni Joy before? Yan. Hindi ko alam kung kailangan ko basahin to, pero nakalagay, wala sa official story, pero binanggit sa behind the scenes ng Xbox. Parang yung okay. Ay, hindi. Naalala ko. Ay, sorry. Okay, yan, 3, 2, 1, answer. Estelle. Ay, yan. Ken? Ken. Si Ken, sagot mo? Oo. Hindi ka naman naligaw sa kanya, hindi mo binabasa yung script. Feeling ko, nasa ibang short film si Ken. Naligaw si Ken. Kayari. Naligaw ka kaya, hindi mo alam, hindi ka naligaw, pero trabasted. Ang sakit na ng pangako. Isip mo lang. Ang sakit na pangako kasi nagpipigil na akong tumawa. But Derek Rose and Jenny, you, did you guys get the... Yeah. Yun. Galing naman. I think you guys passed naman, no? I think we're gonna show the final, ano, kung sino, ilang tamang sagot ang nakuha of each. Minus 5 points si Ken, eh. Bakit? Hindi niya alam nanligaw, hindi siya nanligaw. Sarili niya character. Believe. Talaga ba? Nanligaw pala si Speldo kay, ano, kay Jenny.
Siya yung una. Oo nga, kaya nga siyang si Jenny ang dahilan kung bakit tayo nag-awal na ako. Hindi tatlo pala tayo nag-awal pa rin din atay na pala. Bakit dalawa lang tayo? Oo. Kaya lang tayo, ano, medyo GG talaga yung 18 kasi Joy. Kumusta naman? Who guys name? This question is for Direct Rose. Sino nagbigay ng mga pangalan except from Sejun and Ken? Okay. Like for Joy, paano mo naisip yun? Kasi we have something eh. So, how about you? Bakit Joy? Ay, ano to? Call a friend? Okay. Yung writer! Ay. Hindi! Ang easy lang nun kasi inisip namin Christmas. Ano bang pwedeng dahilan ng chaos and love. Joy, Christmas. But did joy. You guys, were you guys joy the world. Were you guys joy. Surprised when 18 came up with Second Joy? Was it surprising to you guys? Second Joy. Or alam niyo na. Oh, second Joy. Hashtag Second Joy. Ang cute na naman. No comment. Pero akala ko, kinuha yung name kay Jenny kasi Jenny. Tapos Y. Pwede naman. Oh, no. Jo. Hindi, pag binaligtad-baligtad mo. Hello, my Ay, God! Ay, meron akong ano, meron akong fun fact. Kwento ko na, Mux. Nung nagki-chemistry making kami, hindi alam na SB19 yung mga each internalization ng isa't isa. So, bali kaya nalilito si Ken kasi si Ken, ang instruction ko sa kanya, may crush siya kay Jenny Yo pero hindi pwede kasi sila ng, ano yun, isa sila ng gusto ng best friend niya, yun nga, si Sejun. And then si Sejun, yun nga, ang alam niya lang na, yun nga, nakikipag-kompetensya nga sa lima. Si Stel naman, dating na-busted, ngayon super close friend. Si Justin, ang type nito ni Jenny, kaya ganun yung chemistry making nila. Si Jenny yung, ano, yung atake na atake, pero na-busted siya kasi nga iba yung type ni Justin, no? Sino pa miss ko? Si Josh, ano lang siya, as himself. Kita mo? Wala ka si Jenny. Yung type na si Jenny, Ang tindi naman ng in-depth story behind na. Oo, may mga ganun. Para lang yung mga mata-matahan nila kay Jenny, merong bearing. Hindi triangle eh. Pentagon? Lima? Oo. Kaya nga. Love Pentagon. Okay guys, palapakan naman na rin guys ang cast and director ng X-Mass short film ng SB90. Siyempre hatid sa atin ng ShowBT Philippines. And maraming salamat guys. Pero bago yan, and I would like to congratulate SB90 for bagging 3 awards sa Wish Music Awards. Napaka-recent lang nito. Charing. Yun, congratulations talaga. You guys, you continue to make us really, really proud. So, congratulations to SB90. And also kay Stel, kay Justin, and kay Josh. Ay, nawala dito. Pero, ayun, if kung meron kayong gustong sabihin, si Sejun and si Ken. Because this is your first interview after nung Wish Music. Yeah, actually, tama. Siyempre, thankful kami kasi, yun nga, parang nag-post din naman kami sa social media namin na wala eh, kasi parang 80 naman talaga, parang given na malakas, saka lang talaga. So, parang lahat ng awards namin, talagang pinagpupuyatan nila at naghihirapan nila. So, sobrang thankful kami dyan. Hindi naman namin makakuha yung mga sila. And, yun lang, sana nalilive up namin yung expectations nila sa amin. Or natutuwa sila sa mga ginagawa. Para naman, masaya tayo lahat. True. Yun. How about Ken? Masabi ko lang, this year, hindi na kailangan mag-apply ng matagal para lang sa mga papakita ng ito. Nasabi ko lang madami. Yan. Gusto lang din namin sabihin na willing pa din kami namang maghintay. Sanay na kami. Yan. So, gusto ko lang i-insert yun doon. Pero congratulations. Ayun. Congratulations again. kay Sejun and Ken and the rest of the boys, di ba? Yan, napalapakan natin yon. And I must commit, no, yung stylist nyo that night because we're lit representing the Philippines na thank you po. Sobra, like, it was the emotion, ano, grabe ang tindi nun kasi we didn't see you guys before you got your first award that night. So, ang galing lang. And you guys really looked so expensive. And, yeah, diba? Shout out to Mark and James. Thank you so much. Shout out. Sobrang hardworking nila. And of course, kay Derek Rose and Jenny Yo. Maraming salamat for being here tonight. And for your time, diba? Kahit gabi na. Ayan. Ako may gusto sabihin si Jenny sa Hey Yo. Yeah.
Yeah. Si ano, si about, si Jenny naman, I mean, with your ano success naman sa YouTube career mo. Like yon, congratulations din sa iyo and congratulations dito sa project natin. And hopefully more projects with SB19 and with ShowBT Philippines. And yeah, Jenny, baka may gusto kang sabihin and also gusto mong i-plug yung social media accounts mo para ma-follow. Ayun. Lahat naman nandiyan sa ating chat box. At saka yes. Hey yo, thank you so much. And sa buong bumubuo ng ShowBT and sa bumubuo ng XMAS. Thank you so much, Derek and SB19. Thank you so much talaga. 18, tama tayo ng ina-stan kasi sobrang worth it talaga nila. Support. Wow. Promise yan. Thank you so much. Kumusta? Anong feeling, ano, Jenny? Like, nasusugod ka ng 18 doon sa channel mo? How do you... Sobrang nakakatawa. As in, nagugulat na lang din ako na yung kahit mga lumang vlogs namin, nandun sila, nagko-comment sila, 18 here! Tapos pag may blue heart, alam ko na. Yun. Siyempre, di ba? Blue lang. Thank you. Yes. Derek Rose, aside from social media accounts ng SB19 official, social media accounts mo, pa-plug naman dyan, di ba? And last message mo naman para sa lahat ng nanonood right now. And dun sa mga aspiring directors, you know, malay mo, may mga nanonood sa atin na gusto din gumawa ng pelikula and dream nila yon. So baka may meron kang gustong i-share sa amin. Ito na. May manual card dyan ako dito. Follow SB19 official. Tapos, hello po sa pamilya ko dyan sa Dumaguete. Stay safe! Good luck sa inyo mga kung ano man ang kinabuhi diha. Gusto ko yung parang balita yung ano, lumayas. Hindi! Kinabuhi diha. Andyan sa sinabi nga to ni Ken noon sa the live niya noon. Ano yun? Love what you do. Do what you love. Be happy. If you love me, I love you too. Thank you, Kuya Will! Ay, mali. Thank you, Mox! Nasa maling channel po kayo. ShowBT Entertainment YouTube channel po tayo, guys. Alright. Yun. So again, maraming salamat. Any, may gusto pa kayong huling sabihin? Bye, Mox! Babay na talaga. Like, can't wait to leave na ano. Yun. Sejun and Ken. Stay safe. Shout out to all the people watching. Thank you so much for supporting all the people that's in here. And maraming salamat. Love you. Thank you. Bye-bye. Yeah. Ken? It's a wrap. It's a wrap. Ayan. Malapa naman natin. And belated happy birthday kay Ken. Happy birthday, Ken. So yun. Maraming salamat. Thank you, guys. Thank you. Bye, everyone. Thank you so much muli sa lahat ng cast and director ng XMAS for joining us tonight. And para naman sa ating mga viewers, humabol na sa ating pa-contest and subscribe na sa ShowBT Entertainment's YouTube channel, i-share ang episode na ito sa mga social media accounts ninyo with the answer to this sponsored question. Oh, siyempre, from Budget Box PH, which is, what do you like most about Korean foods? You know, huwag kalimutan na gamitin ang hashtag SBTV Contest and tag 2 of your friends. 3 lucky winners will be picked on January 29. Kaya naman guys, don't miss this chance at mag-join na. And... this is once again Mux, your host for tonight's episode. Ayun, please don't forget to subscribe to my YouTube channel On Air with Mux. Syempre, don't forget to follow also 18 Tambayan YouTube channel. Ayan. And youtube.com/Mux. Ayan, to follow me on my social media accounts, just search for @SupremeMux po. It's down there. Yun, no? Again, guys, shoutout po sa lahat ng mga masusugid natin na tumambay. Siyempre, dito sa live chat box, maraming salamat. Nababasa po namin lahat ng mga comments ninyo, requests ninyo. And so, abangan nyo po ang mga pasabog ng SBTV Live. Diba? That's
soon. Kaya naman guys, good night everyone and stay safe. Munting paalala po mula sa ating pinunong Sejun, huwag tayong mag-ilahan po baba at kayo magtulungan pataas. We go up! Tawanan ng mga bashers and always choose to be kind. Kaya naman guys, hanggang sa muli. Paalam. Whew. Bye guys!